guys, ngayon pupunta ako sa meeting place namin ni Nakambal, ni na Janet's World Official. Kasi day off niya ngayon, lumabas siya. So sabi namin, magkikita-kita kami kasama yung mga sisters niya. Ayan, nasa bus pala, ay nasa ano pa lang ako, taxi. Ayan. So it will take around 5 minutes lang siguro to o 6 minutes kasi taxi siya, mas mabilis. Kung magbabas kasi ako dahil Saturday ngayon, madalang ang bus. Kaya matatagalan ako, isang oras bago ako makarating dun sa ano, dun sa meeting place namin sa Takana Merkazit sa Tel Aviv. Man kasi walang problema ngayon, libre-libre ako kahit any time of the day kasi nga wala akong work, oh, di ba? nakagagala ang lola nyo, kaya yan. Bali, next week na ako maghahanap ng work, starting siguro Tuesday. Kasi Monday, may mga dapat pa akong ayusin. Magbabox pa ako. Plano ko kasi mamili. It was like 4 years ago nung last akong magbox. Kaya ngayon, may time naman ako. Nagre-relax muna ako bago ako sumabak ulit sa trabaho. Kaya mamimili lang ako para sa mga bata, sa pamilya ko, sa mga magulang ko, kapatid ko, bayaw ko, etc. etc. Ayun. Bali, ang balak namin ngayon, ang itinerary namin, ayan ah, itinerary, magkikita kami sa Takana Merkazit. Ang Takana Merkazit guys, yun yung bus station dito sa Tel Aviv, kung saan lahat ng mga Pinoy nagtatambay doon pagka day off na nila. So yun nga, so pupunta kami doon, pakikita ko sa inyo yung mga Pinoy doon at saka yung ibang lahi. Andun lahat yung halos mga foreign caregivers, doon lahat nag-stay, nagpa-flat kasi doon puro mga ano, pinapaupahan na flat yung nandoon sa area na yon. Kaya halos ang daming tao doon, parang ano nga dito eh, yung Divisoria, pinaka-Divisoria namin dito kasi halos occupied ng mga Pinoy yun. Other than that, yung mga pagkain Pinoy, andun lahat, makikita mo, mapabagoong man, buro, tuyo, lahat. Kung gusto mong bumili, kung gusto mong kumain ng Pinoy foods, andun lahat yun. So walang problema sa pagkain, basta pag nakaka-day off ka, yan, pwede kang mamili. Pero halimbawa yung tuyo, ganyan, bawal. Ayaw ng amoy ng mga Israeli dito, sasabihin nila, parang may patay na daga or something. Pre, tayong mga Pinoy, alam mo naman, mapamaraan tayo. Pag nagluluto, halimbawa ako, pag nagluluto ako ng tuyo, ang gagawin ko, ibabalot ko siya ng foil. Tapos ilalagyan ko ng konting mantika yon. Tapos ibabalot ko siya, ilalagay ko siya sa oven. So i-oven ko siya. Or habang nagpiprito ako, nakaganon siya, at kukuha ako ng isang kaserolang maliit, lalagyan ko ng economica o kung anong softener, yung sa damit. Ayan, ipapakulo ko yon habang nagluluto ako. Kumukulo din yon para yung amoy nagmimix, hindi gaanong maano, matindi yung amoy. Para-paraan lang. Siyempre, iba yung tuyo. Ayan, di ba? Magse 7 o'clock na rito ng gabi. Pero tignan nyo, maliwanag pa, no? Magse 7 o'clock na. And then, pag nagkita kami ni Nakambal, sisimba muna kami. It will take an hour. And then after that, bibili ng konti kung ano yung makakain namin. Tapos tutuloy na kami sa Rehoboth, kung saan ang bahay ni o nag-i-stay yung isang kambal ni Janet, si Jennifer. So dun kami mag-sleep over ngayong gabi. And then, kinabukasan noon, kung makakatulog kami, no, alam mo naman, pagka nagkita-kita, yan. Tapos malayo, medyo malayo kasi yung biyahe noon, so siguradong malilate na kami ng uwi niyan. So, after noon, kinabukasan, mamimili naman kami. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ni Jennifer, ni Kambal, kaya siya yung captain of the ship, ika nga. Siya yung bahala sa akin bukas.
Ayan, yung nag guys, tahimik ko. Nagbibilang na yata ng kita niya. Hindi umiimik, nagsasounds lang, kaya minute ko na lang kasi maingay, baka makapiright pa ako. Ayan. So, after nyan, paglampas nyan, malapit na ako nyan. Malapit na ako sa Takana Merkasit. So, yun. Ayan, umaandar na. Few minutes na lang siguro, andyan na ako sa meeting place namin. Antayin ko na lang sina Kambal or kung saan kami magkikita. I-message ko na lang sila. And guys, nagbayad na ako kay Motek. Kasi, para nang sa ganon, pagdating ko dun sa bus station, sa Takana Merkasit, bababa na lang ako, nakaready na ako. I paid 50 nis sa atin, 50 shekel sa atin, mga times 10 mo na lang, 10 pesos. So, mga 500 pesos na yon. So, yun ang bayad. Ang ano lang, ang lapit lang nito. Mga siguro 1 kilometer or 2 lang or less pa. Kasi nasa mga 5 minutes pa lang ako, malapit na oh. Ayan, liliko na lang yan, nandun na ako sa Takana Merkasit. Bali, ang off days ng mga foreign caregivers dito, usually nag-start ng Friday and then babalik sila kinabukasan. But it's not 24 hours only. It is 26 hours. May 2 hours silang extension para sa biyahe and everything bago sila bumalik sa kanilang mga employers. So, yung iba, nagda-day off ng Friday, babalik ng Saturday evening. Yung iba naman, magda-day off ng Saturday, babalik ng Sunday evening sa kanilang mga employer. Gaya ni Kambal, nina Kambal na imi-meet ko ngayon, Saturday ngayon. So, Sunday pa sila babalik sa kanilang mga employers. Eto na guys, malapit na ako. Eto na yung street kung saan ako ibababa ni Kuya. Eto yung Asian store din yun. Namimili dyan yung mga foreign caregivers, lalo na yung mga Pinay kasi may mga Asian foods doon. And then yun yung kay Ate Ellen. Dito naman, isa pang store. So dyan mga namimili. Tingnan nyo yung mga Pinay na nakatambay lang dyan. Ayan, nag-aantay ng mga kasama nilang magdi-day off din. Yung ganun, kwentuhan. Ayan o. Tapos yung mga foreign workers na iba, yung mga maiitim meron dyan. Meron ding mga Arabs, ganun. Andyan sila, nagpa-flat. Kasi madaming flat dyan. Halos lahat ng street na yung na papasok, puro mga flat din yan. Dadaanan din natin yung 011, yun o, 011. Kung saan, mamaya explain ko sa inyo kung ano yung 011 na yan. Baka sa motik. Load siya na? Isa? Yan. No problem. Gusto yung baba na ako dyan. Sabi ko dun pa, iusok mo pa dun. Okay, kasi tatawid pa ako. May mga gamit ako eh. Kaya dun ako pasusulong. Yung 011 guys, yun yung mga pwede mong iwan dun yung mga gamit mo. Halimbawa, nag-online selling ka, ilalagay mo lang dun sa 011 and then i-claim ng bumili sa'yo, nag-order sa'yo online. Pati yung bayad, dun ilalagay sa 011. Yun. So, i-claim naman dun ng nagbenta. I-claim yung pera. Ganun. Tapos, magbabayad lang sila. Ito naman ang Takana Merkasit, guys. Sa loob niyan, parang mini divisoria. Tsaka sa labas din niyan, daming nagbebenta. Sa loob. Tapos, sa pinakataas niya, mga buses yan. Stasyon ng bus kasi yung Takana Merkasit. Ito yung mga shirut. Sasakyan. Ayan ang antayan. Ayan. Halos pabalik na sa work. Yung mga Pinay, Pilipino, mga foreign workers. Ang dami ako nakabila-bila. Saturday ngayon dito, Saturday afternoon, 7 p.m. Ano, pabalik na yung mga foreign workers sa work nila. Tapos na yung day off nila. Ako 1 week na ang naka-day off. Walang work. Taxi.
Nag-taxi lang ako papunta rito. May imi-meet ako, kakilala nyo. Si Kambal. Si Kambal. Ito, ito yung taka-America seat. Ito yung parang divisoria rito. Ayan, kung ano-ano yung sa loob, puro mga Pinoy products. Ganon, mabibili mo kahit ano. Tapos banda rito, sa labas, wet market, mga isda. Kahit doon, no, may baboy. Nagbebenta silang baboy. Kasi dito, diba, bawal yung baboy. Doon sa Natalie, may baboy doon. Ito, oh, daming nakapila. Pupunta ako doon sa kabila kasi ano daw yung sister ni Kambal. So, pupunta ako doon. Sabi pa. So, yan. Tawid na tayo. The product Jesus can make it free from every street, from the death, from the darkness. Nandito raw si Ate Lorna. So, antayin ko. Sinsin Ate Lorna. Dito sa 011 kung saan nilalagay yung mga may pera na iniuwan. Hello, I'm a vlogger too. Hi. Ha? I'm a Linshu channel. I'm a Linshu? Linshu. Linshu. Ah, okay. Okay, it's me calling. Why? Yes, it's channel. Okay. Ano ka dito? Okay. Bye. Good luck sa channel mo. Sa kaya si Ate Lorna. Wala. Antayin ko muna si Ate Lorna dito. Wala pa. Pati si Kambal. Ito na. Hi! Ayan si Janet. Oo. Hi! Ay, simba muna kami, guys. Like, subscribe, and hit the bell button, guys. Thank you for watching. Till next vlog.